Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa ating klase sa Arts 2! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro para sa signaturang ito. Para sa ating layunin, pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, inaasahang makagagawa ng mga pattern gamit ang iba't ibang hugis at kulay sa paglikha ng ceiling. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa bago nating aralin ngayong araw? Kung ganon, tara na't magsimula! Halina't matuto kasama ko! Quarter 3, Week 2, Sining, Ritmo ng Disenyo. Paglikha ng pattern gamit ang iba't ibang hugis at kulay. Pag-aralan natin. Suriin at tingnan nating mabuti ang dalawang larawang ito. Anong disenyo ang ginamit sa bawat larawan? Tama ka! Sa unang larawan, gumamit ito ng disenyo at hugis bituin. Ano ang kulay nito? Kulay dilaw. Sa ikalawang larawan, gumamit tayo ng hugis puso na mayroong pana. Ang kulay nito ay kulay pink. Ang mga larawan ay may iisang disenyo o pattern na ginamit ng paulit-ulit. Sunod naman, pag-aralan natin. Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito. Anong masasabi mo sa unang larawan? Tama ka! Gumamit tayo ng tatlong hugis. Ito ay ang katsulok, bilog, at hugis puso. Magkakaiba rin ang kulay nito. Kahel, asul, at pula. Sa ikalawang larawan naman, mayroon tayong dalawang disenyo. Ang isa ay kulay berde at dilaw. Ang isa naman ay dilaw at asul. Ang mga larawan ay may dalawa o higit pang disenyo o pattern na ginamit ng pasalit-salit. Ang mga disenyong ito na mayroong paulit-ulit at sunod-sunod at pasalit-salit ay mga halimbawa ng disenyong may ritmo. Maaalalang tinalakay na natin ito sa nakaraan nating aralin. Ano ang ritmo? Ang ritmo ay nalilikha sa pamamagitan ng pag-uulit ng sunod-sunod at salit-salit ng mga linya at hugis. Makikita ang ritmo sa mga linya at hugis ng mga bagay sa ating kapaligiran. Ano naman ang pattern? Ang pattern ay isang paraan upang makagawa ng disenyo sa likhang sining. Ito ay may sinusundang kaayusan. Makagagawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod o pagsalit-salit ng mga hugis at kulay gamit ang mga panglimbag. Tuklasin. Panuto, suriin ang larawan. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Ilagay sa guhit ang sagot. Handa ka na? Tara't ating simulan! Pagmasdan mo ang larawang ito. Ating suriin at pag-aralan. Ano-ano ang mga hugis na iyong nakikita? Ang larawan ay mayroong hugis bituin,
parisukat, bilog, tatsulok, pentagon, at puso. Ano-ano ang mga napansin mo sa ayos ng mga hugis sa disenyo? Ang mga hugis ay nakaayos ng pasalit-salit. Mayroon itong pattern na sinusundan. Tingnan mo dito sa una. Bituin, parisukat. Sunod naman, bilog, tatsulok. At sa ikatlo, pentagon, puso. Pattern ang tawag natin dito. Ano-ano ang mga kulay na iyong nakikita? Ang kulay na ginamit sa larawan ay dilaw, asul, lungti, at lila, kahel, at pula. Ang mga kulay ay ginamit din ng pasalit-salit. Tignan mo, dilaw, asul, at asul. Sunod naman, lunti, lila, lunti, at lila. Sa ikatlo, kahel, pula, at pula. Ano ang napansin mo sa ayos ng mga kulay sa disenyo? Pasalit-salit din ang kulay na ginamit bilang pattern sa larawan. Pag-aralan natin. Ngayon naman, tingnan mo ang mga larawang ipapakita ko. Piliin mo ang mga larawang nagpapakita ng ritmo at pattern. Narito ang mga larawan. Bedsheet, bag, payong, florera, at bag. Alin kaya sa kanila ang may pattern at ritmong ginamit sa kanilang disenyo? Sige nga't hulaan mo. I-comment mo ang iyong sagot, ha? Tingnan natin kung tama ang mga hula mo. Ang bagbang ito ay mayroong ritmo at pattern na ginamit? Naku, wala. Eh, ang payong kayang ito. Mayroon kaya itong ritmong ginamit? Tama ka! Ang disenyo ay ginamit ng paulit-ulit sa payong na ito. Sunod naman. Ang florera bang ito ay mayroong ritmo at pattern na ginamit bilang disenyo? Naku, wala. Eh, eto kayang bag na ito. Mayroong bang ginamit na ritmo at pattern bilang kanyang disenyo? Tama ka, meron niya. Ito naman kayang bedsheet na ito. Gumamit din ba ito ng ritmo at pattern? Tama ka na naman. Ang
ang disenyo ng bulaklak ay ginamit ng paulit-ulit. Ang payong na ito, ang bedsheet, at ang bag ay gumamit ng ritmo at pattern bilang kanilang disenyo. Alam mo ba? Ang ritmo ay likas na makikita sa iba't ibang mga bagay sa kalikasan o sa ating paligid. Makakagawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagsunod-sunod o pagsalit-salit ng mga hugis at kulay gamit ang mga panlimbag. Subukan natin! Ngayong alam na natin kung paano matutukoy ang mga disenyong may ritmo at pattern, subukan naman nating sagutin ang sumusunod. Subukan natin. Panuto, punan ang pattern ng angkop na hugis o larawan. Tingnan mo ang mga larawan o hugis na nasa ibaba. Bilog, parisukat, parisukat, bilog. Ano kaya ang kasunod o ang nawawalang hugis na maaari nating ilagay dito sa guhi? Ito ba ay ang bilog o parisukat? I-comment mo na ang iyong sagot. Tingnan natin kung tama ka. Ang wastong sagot ay parisukat. Para sa susunod na bilang, araw, araw, buwan, buwan, araw, ano kaya ang dapat nating ilagay bilang kasunod ng pattern na ito? Ito ba ay ang buwan o araw? Sige nga, i-comment mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay araw. Ang galing mo talaga. Para sa panghuling bilang, tignan natin. Araw papunta sa taas na kulay pula. Araw papunta sa taas na kulay asul. Araw na kulay dilaw na papunta sa baba. Araw na papunta sa taas at kulay pula. Araw na kulay asul at papunta sa taas. Araw na kulay dilaw at papunta sa baba. Araw na paitaas at kulay pula. Araw na kulay asul at papunta sa itaas. Ano kaya ang dapat kasunod ng pattern na ito? Ito ba ay ang araw na kulay asul at papunta sa baba? Araw na kulay dilaw at papunta sa baba? O araw na kulay pula at papunta sa itaas? Sige nga't i-comment mo ang iyong sagot. Tingnan natin kung tama ka. Ang wastong sagot ay tama. Ang dilaw na araw o araw na kulay dilaw at papunta sa ibaba. Galing ninyo! Mahusay! Tandaan!
Ang ritmo ay likas na makikita sa iba't ibang mga bagay sa kalikasan. Makakagawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod o pagsasalit-salit ng mga hugis at kulay gamit ang mga panlimbag. Wow! Mukhang handa ka na sa pagsagot ng ating module. Galingan mo ha! Maraming salamat! Makinig sa panuto ng guro para sa gawain sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Cha, ang iyong guro para sa asignaturang ito.